Hello, kamusta na po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo. Ang kapayapaan po at ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. Paano po ba ako nag-i-invest kapag ibig MP1 at MP2 gamit lang man po ang aking cellphone at siguradong papasok po ito sa ating account? Ako nga po pala si Amor Quintos, isa po akong OFW dito sa Hong Kong at nais po ng aking puso na mag-share po ng mga ideas, ng mga karunungan at kaalaman kung paano po tayo makakaahon sa ating mga kahirapan. Pero ang ideas po ay hindi sapat. Dapat po magkakaroon po tayo ng action upang gawin po natin ang mga bagay na ito. Ano po ba ang mga kailangan natin sa ating gagawing pag-invest? Kailangan po natin ang GCash account. At kung wala pa po kayo, mag-download na po kayo sa Play Store at free naman po ito. At gayon din po ang ating virtual pag-ibig na pwede nyo na pong i-download sa Play Store para po dito po natin itatrack kung papasok po yung ating mga hulog o investment po sa ating pag-ibig MP1 at MP2. To invest is to have some money work for you. Kaya po tayo kailangan mag-aral po tayo ng pag-i-invest. Hindi lamang po tayo trabaho ng trabaho at wala po tayong itinatabi. Kasi po, dadating po ang panahon na hindi na po natin kayang magtrabaho at kung nagsimula po tayo ngayon na mag-invest ng ating mga kinikita o magtabi po tayo ng 10% ng ating kinikita, kung dumating man po ang panahon na hindi na po natin kayang magtrabaho, ang pera po natin ay magtatrabaho po para sa atin 24/7, hindi po napapagod at patuloy pong magtatrabaho po para sa atin. Simulan na po natin. Simulan po natin na magkaroon po tayo ng mag-cash in po muna tayo sa ating GCash account. Magka-cash in gamit po ang click. Although marami naman po talagang partner outlet ang GCash, ang click po ang aking ginagamit sa ngayon. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano ka po maglalagay ng pera sa iyong GCash account gamit po ang click up ng 7-Eleven. Ang una po, kailangan meron ka po syempre ng install na click up ng 7-Eleven. Tapos bubuksan po natin siya. Pipindutin po natin yung add e-money dyan sa screen. Tapos, makikita nyo po yung mga provider dyan. Tatlo po yan. GCash, Paymaya, at Lazada po. Siyempre, pipindutin po natin yung GCash. Tapos, lalagay po natin ay GCash in. Tapos, susunod naman po, i-enter po natin ang ating mobile number at kung magkano po ang ating ilalagay. I-confirm po natin. At yung pong barcode na mapuproduce po natin dyan ay dadalhin po natin sa 7-Eleven para bayaran po at papasok na po sa GCash ninyo ang inyong ang pera po. Meron lang po akong paalala sa inyo na kapag po gumawa kayo ng barcode para sa cash in ng GCash, meron lamang po itong 30 minutes na allotted time. Kaya kung pwede, doon na po kayo sa 7-Eleven mismo magawa ng barcode or pagka nakagawa po kayo ng barcode, bayaran nyo na po kaagad sa 7-Eleven. Kasi may oras naman po yan, makikita nyo po, ayan dyan, 30 minutes lang po siya. Ayun po, kung paano po ang pag-cash in sa click up ng 7-Eleven. Ngayon naman po, itutuloy na po natin ang kung paano po tayo mag-invest sa pag-ibig MP1, MP2, or pwede rin po kayo magbayad ng housing loan kasi mahirap nga pong lumabas ngayon at mahirap mag-aantay ka pa rin ng office hours sa pag-ibig, pipila ka pa doon. Dito po, with a click of your fingers, pwede ka na pong magbayad ng iyong mga investment. Ang una po, nakapag-cash in ka na po, meron ka na pong balance sa inyong GCash account. Buksan niyo po ang inyong GCash account, mapupunta ka po sa home. Makikita mo po ang iyong balance dyan. Ayan. Tapos, pindutin niyo po yung show more. Tapos, i-scroll down niyo po siya. Makikita mo po yung lifestyle and shopping. Tapos sa lifestyle and shopping po, under po dyan, makikita mo po yung government. Tapos i-press nyo po yung pag-ibig. Tapos pay bills. Meron po tayong pipilapan ditong apat na item sa pay bills. Sa type po ay pwede pong members contribution at yun nga po yung monthly contribution po natin.
or kung pwede po sa MP to savings at pwede po sa housing loan. Ayan, pipindutin nyo po dyan. Dahil po tayo ay members contribution, pipindutin po yung members contribution. Tapos, meron po dyan ang account number, yung pong 12-digit na ng Pag-ibig na number po natin. Pag-ibig mid number po ang tawag doon. Tapos, yung amount po kung magkano po ang inyong ilalagay. Meron po ditong period covered from 2. Kunwari, kung anong buwan po ang iyong huhulugan ay yung pang iyong ilalagay. At meron pong Gmail account. Optional po ito pero I suggest na lagyan nyo po ng Gmail account dahil dito po magpapadala ng resibo ang GCash para sa pagbabayad po ng iyong investment. Pindutin nyo po ang next, tapos i-confirm nyo po. Tapos ayan, payment received na po siya, done. May charge lang po siyang 5 pesos for every transaction. Napakaliit lang po nung charge niya, di ba po, kaysa po mamamasahe ka or pupunta ka pa po dun, mag-aantay ka pa. Kaya dito po, very convenient po at very easy lang po siya. Napakadali lang po. At ayan po, meron na pong pera na magtatrabaho po para sa atin. Ngayon naman po, paano po natin i-verify kung pumasok po ito sa ating Pag-ibig account? Meron pong 5 to 7 days para mag-antay po tayo na papasok po yung pera po sa ating account. 5 to 7 days working days po yun. Hindi po kasama ang Sundays, holidays at Saturdays. Ito po, magsimula po tayo. Magbukas ka po ng iyong virtual Pag-ibig apps. Pero kung wala ka pa po, download nyo na po sa Play Store. At kung wala ka pa pong account, mag-create account ka lang po dyan at mag-fill up ka po ng iyong personal info at magsasubmit ka po ng iyong isang valid ID. Kung approve na po ito, ilagay na po natin ang ating Gmail at ang ating password. Tapos, pindutin po natin yung login. Meron po siyang tatlong guhit dyan. Papasok po tayo dyan sa tatlong guhit na yan. Pindutin po natin. Tapos, makikita po natin yung mga latest updates po tungkol sa Pag-ibig, announcements, news. Tapos, ito yung products po na ito po yung regular savings na mandatory contribution po natin. Meron pong MP2, ito po yung sinasabing voluntary savings at housing loan. Kung meron po kayong housing loan, pwede na rin po kayo ditong magbayad niyan. Machecheck nyo din po pala kung pumasok yung bayad ninyo. Meron din pong multipurpose loan, calamity loan at meron pong bago sila sa loyalty card plus. Underpayments naman po, pay online, pwede rin po kayo gamitin ang virtual Pag-ibig to pay online. Tapos, meron po ditong account, pwede na rin po kayong mag-log out. Press po natin ang regular savings at lalabas na po ang iyong record. Makikita mo po dyan ang iyong initial remittance at date at ang last remittance date nyo po. Meron din po dyan total employee share, tapos total employer share. Kasi po dati nagtrabaho po ako sa company, kaya meron po siyang total employer share. Tapos, ang total number of months of contribution, kung ilang months ka na pong naglalagay ng pera dyan. Tapos, ang total dividends. Ayan, ito po yung kinita ng pera mo. Ito po yung money working for you. Ayan. Tapos, makikita mo po dito yung total savings. Ayan, ayan po yung total. Tapos, makikita nyo po sa baba yung year at tapos yung view contribution. Ilalagay po natin dyan kung anong year po ang ating nais i-check na kung pumasok po ang ating hulog. At meron din po pong click here to chat with us for your concern. Kung meron po kayong concern, i-click nyo lang po yung click here at sumasagot po sila. Na-prove ko na po yun na sumasagot po sila. Example po, lagyan po natin ang year para ma-check po natin. Example po, 2020, lalabas po ang lahat ng hulog mo po dito. Makikita mo po dyan ang transaction date, reference number or PFR, period covered, ito po yung buwan, kung anong buwan mo po hinulugan. Tapos, ito po yung employee share, yung share nyo po, at ang employer share po kung ikaw po ay employed sa company. At ito po yung total total po ng employee share at employer share. Tapos meron pong employer kung po kayo sa company tatrabaho, nandiyan po yung company ninyo na nakasulat po yung pangalan diyan. Makikita nyo din po dito yung inyong mga dividends na kinita po ng inyong pera. Ito po yung pera na nagtatrabaho para sa atin. Ang ibig sabihin po ng dividendo,
na kinita po ito ng pag-ibig na pinaghahati-hatian po ng lahat ng mga miyembro na ibinibigay po nila tuwing December 31 po ng katapusan po ng taon na yon. Try po natin ang latest year 2021 kung para ma-check po natin kung pumasok po yung ating mga bagong hulog. Makikita nyo po ang inyong mga hulog sa transaction date. Siyempre, tandaan nyo po at saka yung period covered. Makikita nyo po doon. At i-check po natin after po lang 5 to 7 working days po natin naihulog yun. Kung wala pa po siya, mag-follow up po tayo dito sa click here to chat with us your concern. Ayan, sumasagot naman po sila eh. Ayan. Ngayon po, ganun lamang po kadali na magkaroon po ng investment sa pag-ibig MP1 at MP2. Ito po yung perang nagtatrabaho po para sa atin. Ito po yung, pwede po itong gawin kahit po ikaw ay nasa abroad or nasa Pilipinas ka lang. Madali lang naman po siya. Happy investing po sa lahat at maraming salamat po sa panunood at sana po ay nakaragdag po ako sa inyo ng kaunting kaalaman sa akin pong kaliitan. Kung bago ka po sa aking channel, please like na po and share para marami po tayong matulungan na to work money for us. At subscribe na din po para ma-notify at remember to hit the notification bell para ma-notify ka po sa aking mga bagong video na makakatulong po sa ating kung paano po tayo makakaahon sa ating mga kahirapan. Until next time po, God willing! Bye-bye!